2,800,000 More. Oh my God! So basically, the resale value of this bag is umabot siya ng mga 5 million pesos. 5 million pesos! Wow. Anong resale value? Hello everyone, good morning. Nandito ko ngayon sa Hyogo. Meron tayong pupuntahan na may tagal yun ang nire-request sa akin. Pupunta tayo sa isang store ng mga luxury items, yung mga branded na bags. Like, yung mga high-end talaga. And since ang dami niyang nakakapanood nung thrift shop series ko na mga vlogs, eh nagre-request sila kung pwede ko raw ba silang ibilhan, ganun. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng store or ng shop, yung pinakakilala dito sa Japan na nag-online selling ng mga branded na bags. Bibisitahin ko ngayon yung kanilang parang shop or office kung saan sila nagla-live selling. So, doon tayo pupunta ngayon. Sinadya ko pa talaga today para sa inyo. Kasi hindi ko naman po kayo pwedeng mapamili isa-isa. Nandito ko sa loob ng CR ngayon. Dito na ako nag-shoot ng intro ko kasi sobrang init sa labas. It's 37 degrees Celsius ngayon. Sobrang init ngayon tanghali. Hey guys, so this is Sir Marvy, the owner of Real Maluho. So siya po yung may-ari ng shop na pupuntahan natin ngayon. And 1 minute lang po na buong staff po. Ang dami pa! Ito pang staff ni Sir Marvy. Ayun na po yung pupuntahan natin. So see you guys sa shop na mismo. Welcome to Amagasa. From station, that's the building. This is the name ng building ko. Kung nasaan yung shop nila or warehouse. Pasok na tayo. And we're so lucky na na-accommodate nila tayo ngayon para i-vlog yung mga items nila. And yung mismong shop. Wow! Oh my gosh, ang dami! Hello! Hello po! I think napapanood niyo po ito sa Facebook tuwing nagla-live sila kasi kapag nagtatanong-tanong po ako ng kilala nilang nagla-live selling, ito pa yung sinasabi nila na shop. Ipapakita natin yung mga items na meron sila dito and if ever po na meron kayong magustuhan, i-check nyo na lang sa kanilang Facebook page, manood na lang po kayo ng mga live nila. So guys, this is their warehouse. Pagpasok ko, wow, na-shock ako. Sobrang daming items. Ito yung sinasabi niyong Kojic soap. For Hermes, lahat ng yan. First time ko makakita ng ganito karami ng mga luxury items. Zoom ko ha. Ah, grabe. Ang dami nilang mga Kellys. Ito yung pinapahanap niya sa akin na wala naman sa thrift store. Kaya, actually, nagme-message pa po yung iba galing sa US, ganon. And wala naman pa akong alam kung saang thrift store sila nagbebenta ng mga ganito. Mostly, yun nga po sa mga online selling lang, sa mga nagla-live selling lang, na nandito sa Japan, available tong mga ganito na mga second-hand items sa mga luxury. So, napakadami ding staff ni Sir Marvy. Ayan sila, may mga pang night shift din, and yung mga nagla-live ng salitan sila, pang umaga at pang gabi. Ayan, lalapit tayo dito sa mga items nila. Papakita ko sa inyo, dito yung mga section, I think lahat mga Louis Vuitton, Burberry, mga LVs. Ang dami, nakakalula. Chanel. Ano ba? Hindi ko alam yung mga pangalan nila actually, guys. Sorry. Alam ko lang yung brand. Ang cute ng Dior na to, oh. It's from mga Birkins. Hermes. Nakakalula, guys, yung mga items. So guys, ito yung setup nila. Ang bongga ng setup nila pag nagla-live. So, ayan. Ang organized na ng mga items. Kailan niyo ba dati, hindi ko na-appreciate yung mga ganitong items, like luxury items, na feeling ko dati, hindi siya worth it as an investment.
hindi ko nakikita yung value niya na magkakapera ko sa mga ganitong bagay. However, nung naka-encounter na ako ng mga tao, like mga mahilig sa ganitong mga gamit, like si Doc Anne, mga friends ko, like si Vena, may mga ganitong mga gamit. Sabi ko sa sarili ko, para ang sarap siguro magkaroon ng like ganitong items, kahit isa man lang. Sabi nga nila, bilang reward daw sa sarili. Also, may mga items pala dito sa mga luxuries na to, na nagmamark up yung price pag tumatagal yung panahon na pwede mo nga pagkakitaan. Looking at these items, dun ko parang, gosh, gusto ko din magkaroon kahit isa. Here are the MCMs. Yan, iba't ibang size na mga MCM. Over there naman mga Christian Dior na mga tote bags. Ang daming LV. Ito naman yung mga Gucci. Ang gaganda. Hindi ko ma-imagine kung magkano yung total ng mga bags na to. Bago ko pumunta dito sa Japan, wala talaga akong alam sa mga luxury. Like, di ko nga alam kung anong tawag sa mga bags na yan, yung mga ganito. Hindi talaga ako nahilig sa mga ganito. Well, lahat nga mostly ng mga bags ko, pinakamahal na yata na nasa akin, yung Michael Kors na binigay sa akin, yung gift ni Vena nung birthday ko. Parang iba pala yung feeling pag nakakita ka, nakahawak sa personal ng mga ganitong items. This is so cute! Ang liit! Sabi nila, pag mas maliit daw, mas mahal. Magkano kaya to? Pahimas na lang muna. Himas-himas na lang muna. Kelly. Go! Pahimas! Mga Perkins. So, hi guys! After ko mapakita sa inyo yung mga items, nag-ask ako sa owner nitong Real Maluho kung pwede tayong mag-ask ng simple questions kung paano siya nag-start sa ganitong business, and super na-inspire ako. And ngayon, gusto ko yung ma-share sa inyo about itong ang business ni Sir Marvy na pagbebenta ng mga luxury items. Ito, nakatabi ko na si Sir Marvy. So, we're doing a little interview lang. Wow. About sa background. So, paano siya nag-start dito sa business na to? This is not sponsored. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo. And para ma-inspire po kayo, gusto ko pong itanong Sir Marvy, ilang bags or saang bag po kayo nagsimula bago po nyo marating yung ganito karami na mga binibenta po ninyo? Actually, when I was younger talaga, when I was studying in the Philippines, wala talaga akong hilig sa bag. I was not really into fashion. I was just very simple lang talaga. Super simple lang. Kaso lang kasi, nung nag-Japan ako, dun ko na nakita yung world of fashion sa Japan. Nung nag-Osaka ako. So, my very first bag was Louis Vuitton. It was in FE leather. And I bought it 7 years ago. And that was just only 35,000 yen. And second hand yun. Okay. So, yun po yung una niyong binenta? Yes. After, siguro nagamit ko siya mga sa loob ng 6 months. Okay. Or more, then binenta ko na siya. Mm-hmm. So, nabanggit niyo po kanina na nagsimula po itong business na to sa mga po ninyo. Yes. Kasi nung time kasi noon, nung nag-start yung live selling ng, I mean, yeah, yung nag-start yung live ng Facebook, doon nag-start yung mami ko na mag-live. And habang nag-live siya, ako yung assistant niya. Then after that, habang tumatagal, nagbo-boom kasi yung mama ko eh. Then I realized na, why not ako din? Oh, na-inspire po kayo sa mom ko. Yes, exactly. So yun nga guys, nakita nyo kung gaano kadami, iba't ibang mga brands na first time kong makita, ganito karami sa buong buhay ko na nagsama-sama yung mga luxury brands. So sabi nga ni Sir Marvy, itong mga, Hermes. Lahat na nandito Hermes. So sila daw po talaga yung parang frontliner nila sa pagbebenta, yung mga binebenta po nila. Kumbaga sa ibang mga nag-live selling po, normal po na makakakita tayo like, ng mga MK, ng mga Coach, Louis Vuitton. However, I think Real Maluho talaga yung parang pinakakilala when it comes to itong mga luxury Hermes na nila live selling. Naka-curious ako Sir Marvy, ano po like yung pinakamahal na bag na nandito? Kasi ang dami, ang dami na pansigan, ang daming box na color orange. And magkano na kayo yung total ng lahat ng nandito? So sa isa-isang bag lang po, ano po yung parang pinakamahal? In peso. Peso!
Sa collection ko na Hermes? Apple. Wait lang. I think nasa table siya. Teka na. okay. Let me take it out. I want you to unbox this. Oh my gosh! Special bag. Ano, ikaw yung mag-unbox. And... Okay, I'll do the honor. Yeah. Pupunas ako. Baka madumi yung kamay ko. So, most expensive? Ito po yung pinaka-expensive na bag. Feeling ko ito yung pinakamahal kong bag ever na nabili sa buong buhay ko. So, hindi ko to for sale? Not for sale. Ang tapos, ayan yan, siya. No? Ng blue. So, this blue. Means rare and limited edition. Siya. So, kapag blue pala yung ano cover niya, rare. So, hindi rare. Siya mabibili. Parang ilang pieces lang yung pre-produce. It's only for the VIP customers ng Hermes. Wow. Yan. Si ang... Super. Ang cute niya. Maliit lang siya. Maliit siya. Ganun pala. Pag mas maliit pala siya, mas mahal. Ang liit, guys. Ang liit, no? Niya. Walang may lalagay. Kunti lang may lalagay. Parang yeah, ano? Yeah. Ang cute. So, this is the most expensive bag na meron po si Sir Marvin. Yes. And meron siyang kasamang backpack. Ang cute. Ang liit. Bakit po ito backpack. Yung napili mo, Sir Marvin? I was invited to an Hermes fashion show in Japan to watch the men's collection of Hermes. So invited ako noon. So naisip ko, since I was invited, naisip ko I needed to buy a bag. Siyempre, fashion show dapat masabog ka. So ito yung nabili kong bag. It's for the fashion show. Ano po pangalan? May backpack siya dito pala siya nilalagay. That's called Mini Kelly Doll Picto. Mini Kelly doll picto. It's very rare. Super liit niya. Ano malalagay mo? Malalagay mo siguro dyan. Siguro, konsensya mo na. Emotional baggage. Malalagay mo dyan. Super liit niya. Hindi kasha yung phone. Siguro mga cards, credit cards. Cards lang. So, ito na nga. Disclaimer lang. Magpa-price reveal na tayo. Wow. Price reveal. Magkano po sa peso? Guess. Wala. 1 million pataas? 1,500,000? No. More? It's more. More? Oh my God! Bahay na yun, guys! 2 million? More. Oh my God! Peso! Peso. Ang hula ko is 2 million pesos. More pa daw. Dito sa maliit na bag na to. 2,800,000? More. Oh my God! Ayan. So basically, the resale value of this bag is umabot siya ng mga 5 million pesos. 5 million pesos! Kanyang resale value. Resale value, 5 million. Not really 5 million, close to 5 million, ganun. Close to 5 million pesos nung nabili ni Sir Marvy ang bag na. So, masa around that ano, range. Maswerte na kung nahawakan kong 5 million pesos. Bakit po, like, sa ibang tao, siguro katulad ko po, hindi ko po nakikita, parang, hindi siya practical na bilhin kasi ito nga 5 million katumbas na siya ng isang bahay. So bakit Sir Marvin na napili niyo po na sa bags po kayo mag-invest? Like, ano yung parang pwede mong makapagpabago sa mindset ko? Well, not all luxury bags naman are investments. Depend lang sa brand na ini-invest mo. Depende yan sa popularity ng bag. Ano sa market value, the only ano brand na talagang worth your money, worth your investment is Hermes. Hermes talaga siya. Kasi it's better than gold, the investment. I see. So dapat po pala, kapag mag-i-invest sa mga bags, kailangan i-consider yung brand and yung klase really ng bags. Because ang brand kasi na Hermes, it's not for everyone. Number one, it's not for everyone. Mm-hmm. And number two, the Hermes bag, you cannot buy the bags directly at the boutique. Not unless you are a loyal customer to the brand. If you are a VIP customer ng Hermes, of course, they will give you the bag. But if you are just a regular lang na ano, they will not give you the bag. So, pero ang napansin ko, ang cute. May gulong siya. I actually bought this at my local Hermes boutique. May gulong. May gulong siya. Hindi mo siya pwedeng hilain. Actually, may buyer ako nito. May buyer wanted to buy this from me. 2.5 million pesos. Oh. Pero, so, 7 years nag-start si Sir Marvy sa business na to. May, I know, Sir Marvy, ilang taon ka na ngayon? I just turned 29. Yeah, this year? This month? July 20. Wow, belated happy birthday, Sir Marvy. So, nakaka-29 lang ni Sir Marvy, meron na siyang ganito kalaki, kalawak na, ano, na business. Bakit real maluho yung napili ko?
Kasi nung sinerge ko ang Real Maluho, ang mga lumambas, mga artista. Mga buyer po pala ni Sir Marvie ay mga artista sa Pilipinas like... Let's say, Mariel Padilla. Mariel Padilla. No pa ba? Actually, marami talaga sila. Marami. Sobrang daming. Mariel, Valerie Concepcion, si Kim Chu. Kim Chu. Isa pa. Wow, Kim Chu. Then yung sister ni Kim Chu, si Kim Chu. Na pala ang Real Maluho. So tama lang pala nandito ako nagpunta. Tapos yung asawa ng singer, si... China Hortaleza. Tanya Garcia. Ang dami na palang bumili dito. And many more. So talagang established na tong business po ninyo na Real Maluho. So ayun. Ano ba? What's your dream bag? Ano? Wala po talaga. Pakihanap nga. Yung nasa vault, pakilabas. Wala po talaga akong alam. Hindi ko nga po alam yung mga names ng mga bag. Pero kasi, pag nanonood po ako ng mga vlogs po sa YouTube, parang pinakamarami na nababanggit nila is Chanel Le Boy. Oh. Yeah, kasi parang very feminine, very girly, gano'n. Pero tinignan po yung price niya. Bakit? parang, grabe. Magpabahay na lang ako, something. May pinatry sa akin si Sir Marvie na jacket niya. Actually, kanya to. Sinubukan ko lang na isuot. Okay, ganito pala yung feeling makasuot na Hermes na jacket. Ang ganda! Buti na lang naligo ako. So, eto po at nag-ready na sila mag-live selling. And papanoorin natin kung paano sila magbenta. Sa isang live po nila, isang gabi, yan po yung nabebenta nila. Ganyan kadami. Ang maliit na bag. Yung bag. So cute. So guys, nasa labas kami ngayon at ako'y napagbigyan na humirang ng mga gamit ni Sir Marvie for the vlog. So we're going to have a video shoot sa labas na mala Heart Evangelista. Super supportive ni Sir Marvie for my contents. I'm wearing a Louis Vuitton na blazer. Tapos na yung pag-video ko, paggawa ng content with the mamahaling bags ni Sir Marvie. Yung bag niya, hawak mo ngayon, Kelly, makita. Ikaw na ikaw. Wow! And these are the Hermes. Ayan, ang dami. Ang cute na to, may gulong. Guys, ang ganda. The Gucci. So that's the end. I think tapos na tong pag-cover ko dito sa Real Maluho. And I hope na nag-enjoy po kayo. Ayan, nabigyan ko kayo ng idea kung saan makakabili ng pinapabili nyo nga po sa akin. I think ha, sila yung parang pinaka top tier, nasa top ng mga nagla-live selling dito sa Japan ng mga luxury items. So, this video or content is not sponsored. Gusto ko lang na mabigyan kayo ng sagot or idea. Kasi nga, maraming sumuporta ng mga thrift shopping ko and na-inspire sa mga bags. So, ayan. So, thank you to Real Maluho for letting me vlog yung place po ninyo. Until our next vlog, bye! Hi guys! Please like, follow, and share our Facebook page, which is The Real Maluho. We actually do live selling twice a day, morning and in the afternoon. We sell only authentic, luxury branded items. New items, used items, everything. May mura, may mahal, may super expensive. Okay. So, please follow us on Facebook, The Real Maluho. And
TikTok, The Real Maluho, and Instagram, The Real Maluho. Thank you, Sir Marvie. Salamat. Thank you for allowing me to You're welcome. Vlog you so your place. Thank you so much po. Thank you.